throughout the years na nandito ako sa YouTube, karugtong na ng gawain ko ay ang paglalakad. Kaya ngayong araw, ay meron akong naisip na malupit na challenge para sa sarili ko. At ito ay ang explore ang buong binangunan ng naglalakad lang. At ito ang plano. Yo, so ito yung plano. Nagmark ako ng mga lugar sa Google Map, mga historical places at saka mga chill puntahan para dun tayo pupunta at saka sasabihin ko sa inyo yung konting mga history niya, bawat mga mapupuntahan natin. Ang isa sa pinaka mahirap sa challenge ito is ang walang pera. So meron akong 50 pesos, pagkakasyahin ko ito ngayong araw para makakain, para walang mangyari sa akin masama. So sana maging seamless, no? Good luck sa akin and let the challenge begin, man. Let's go. Peace. So yun, explorers, una sa listahan natin ay ang simbahan ng binangunan, no? Masyadong magmadali para hindi ako masyadong mapagod dahil sobrang layo pa na lalakarin natin. Dito na tayo ng Darangan. Medyo malapit-lapit na tayo. Ito yung barangay hall. Excuse me, sir. So yan, dito na tayo sa iglesia, dito sa Kalumpang, so malapit na tayo, konti-konti na lang. At finally, after ng mahabang paglalakad, ay narating na rin natin ang una sa mga location natin. Pero, meron lang isang problema. So yan, may nagaganap dito na fiesta nga ngayon, so may misa, hindi tayo makapasok. May patient pa na ako. Wait lang, nagiging patient. So yan, explorers, sadly merong fiestang nagaganap sa simbahan. So, kailangan daw may face shield. So, kukunin ko yung face shield ko. So, meron tayo nito. Teh, pwede ba pumasok kahit saglit? Ano pong gagawin? May, kahit dyan lang ako sa gilid. Bawal! Bakit? Po, binyag lang po ang ano. Binyag ko din. At dahil hindi tayo nakapasok sa simbahan at hindi tinanggap yung requirements nating patient, ay naisip ko munang kumain ng favorite kong kwek-kwek. Nakain muna ako dito sa favorite kong kainan na kwek-kwek. Isa nga po dito. Dito po. So yun, dahil hindi tayo nakapasok doon sa simbahan, nagpupuntahan tayo dito na isa sa pinakalumang bahay dito. And ngayon, walang nakatira doon. Kumbaga, may nagbabantay lang. So, sisilipin lang natin sa ito. So yung bahay na nasa likod natin, yan yung sinasabi kong pinakamatandang bahay dito. Ngayon, inaayos na siya, pinipinturahan na, pinapaganda. At ito naman nasa gilid natin. Ito tayo sa likod nung simbahan kanina. Parokya ng binangonan ay established noong 1621. Kaya yung simbahan yan is nasa at least 400 years old na. So, yun. Hindi tayo makapasok dahil nga maraming mga event sa loob. So, yun. Pasensya na natin. So, i-chat na natin yung kakilala natin dun sa pinakalumang lighthouse para mapunta natin yun. Pangatlo sa ating pupuntahan ay ang pinakamatandang lighthouse dito sa binangunan. At dahil nasa loob ito ng subdivision, ay meron tayong isang kukontakin at ang pangalan niya ay Sander. Nakatira siya sa loob ng subdivision na to at para makapasok tayo doon ay kailangan muna natin siyang i-chat kung pwede niya tayong samahan sa loob. So yun, chinachat ko lang si Sander na nandito na ako sa gate nila. So na-chat ko na siya na nandito na ako sa gate. Ewan ko kung susunduin niya ako ng motor, pero sana lakad lang. Ito na yata.
Ha? Hindi, ngayon lang. Kasi, ang ginagawa ko, nilibutin ko buong binangunan, pero nang naglalakad lang. Kaya na maglalakad ka rin. Ha? Kasi ikaw maglalakad. Buong lalakarin ko na lang. Ito lang ako, si Sander. Yung magiging guide natin, papasok dito, kasi siya yung taga rito. Lalakarin ko lang, papunta ron. Walang sakay-sakay. Sige, mauuna muna siya. Ingat tol, ingat! So, pagkatapos ako sunduin ni Sander sa gate, ay sinimulan ko na ang paglalakad. Dahil yung lighthouse ay nasa bandang dulo nitong subdivision na to. Dumaan ako sa mga bahay-bahay sa lugar na to, at muntik pa akong agatin ng aso. Ang tapang ng aso, putik, muntikan na ako. Hindi ko na-record. Muntikan na. Andun siya sa likod. Muntikan na ako. Sa wakas, narating na natin ang pangalawa sa mga location natin. Itong lumang lighthouse na ito. Tinayo ang lighthouse na ito noong panahon ng mga Amerikano. Ginawa ito upang magkaroon na magaan na daungan ang mga nakikipagkalakalan ng simento mula sa mga karatig bayan. Dahil dito nakatayo noon ang Rizal Cement, isa sa pinakamalaking pagawaan ng simento noong mga panahon na yun. Itinayo ito noong 1919 at noong February 28, 2019, kinilala ang lighthouse na ito bilang isang historical artifact ng binangonan. At noon ay binigyan ito ng historical marker. Damn. After natin maglakad ng mahigit 5 kilometro na tumagal ng isang oras, ay kailangan namang nating bumalik papunta ng tayuman na merong layong 7 kilometers mula sa lugar na to. Lalakad tayo papunta sa bahay ng sikat na painter na tumira noon sa binangonan. At yon ay ang bahay ni Vicente Manansala. Worth it, man. Kung nakikita nyo yung sa bundok na yon, doon tayo maglalakad ulit. Gaganon tayo dito, papunta. Hanggang papunta sa bundok na yon. So, sana, kayanin ko. Sa Inexplorers, natagalan ako kasi may naka-usap ako na taga doon. Nagkwentuhan muna kami about sa history. Tuloy natin to. Yeah, peace out. Explorers, bago tayo magpatuloy sa paglalakad, medyo napapagod na kasi ako, so kailangan ko ng sounds pampa-refresh. Tuloy na natin, let's go! Tingin niya Explorers, mga bangka. Alam niyo ba Explorers, bago sa pupin ng binangonan ng mga Espanyol, kilala yung mga taong nakatira sa gilid ng ilog na taga-ilog o Tagalog na nakatira nga sa gilid ng lawa, di ba yun? No? So, sa Inexplorers, medyo maambun na. Medyo lumalakas na yung ulan. Kuhanin ko lang yung payong ko sa blit. Uy, dito nga. Let's go! Tagal ang paglalakad ay naramdaman ko na ang pagod. At doon ay naisip ko munang dumaan sa favorite kong pahingahan kapag nandito ako sa lugar na to. At yon ay ang park ng Bilibiran na nasa gilid ng Laguna Lake. Ano yan? Kala ko mga bata talaga yun, oh. Para hindi. Pagkatapos ko magpahinga, ay tumuloy na ulit ako sa paglalakad. At sa aking paglalakad ay nakilala ko si Mark, isang subscriber. Explorers, makasama natin si Mark na nadaanin niya lang ako. Nag-subscribe niya sa channel. So, again, welcome to the team, pre. Welcome to the exploring team. Nagrepresenta siya upang samahan akong pumunta sa tayuman dahil dun din siya pupunta. At dahil parehas lang naman kami ng pupuntahan, ay pumayag na ako na isama siya. So, Explorers, nandito tayo ngayon sa Sacred Heart Parish. Dito ko bininyagan, tapos yung pinsan ko, dito sa simbahan na to. Yan. Diyan ako bininyagan. So, may picture ako
Hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo, pero andyan. Kaso nasa background ako. Sayang, sa gusto kong madaanan, tas masilip. Kaso nga lang, yun nga, sarado. Paglinggo lang naman bukas yan. So, yun, tuloyin natin yung paglalakad natin pupunta sa bahay ni Vicente Manansala. So, let's go! Explorers, no, medyo malapit-lapit na kami sa ano, sa bahay ni Vicente Manansala. So yun, explorers, finally narating na natin yung panghuli nating location, no. Ito yung bahay ni Vicente Manansala. At least nakita ko na. So, June 11, 1978, binigyan ng historical marker to. Kinilala to bilang isang makasaysayang lugar. So at least narating ko siya. And dahil ako sa personal, pangarap na pangarap kong makita itong lugar na to. And buti na lang, kinain ng pa ako. Super! Super! Yun! Maraming salamat sa pagsama sa akin. Mag-subscribe ka sa channel na to. And maraming salamat sa iyo, Mark. Yan. Maraming salamat sa nag-awag ng camera. Dahil yun, sa huli, may nakasama ako. Maraming salamat! And yeah! Out. Bye. Let's go. It doesn't have to be perfect. It just needs to be uploaded. Madaling sabihin yan sa'yo, Rai, kasi may magaganda kang gamit. Actually, kahit phone lang eh. Pwede ka na mag-edit dyan. Basta ipakita mo kung sino ka. Be yourself. As of now, I am nobody. Pero someday, I'll be that guy.